MGES values invested in the welfare and success of our clientele. Our mandate is to let the stakeholders, the community as well, how things are going for the school in terms of transparency and accountability. Today, allow us to open our doors as we showcase our remarkable achievements. Let's go! To lead the opening prayer, let us hear it from Ismael C. Basinilio, Grade 3 teacher. To conduct the nationalistic song, let us have Babylin M. Bernabe, Grade 1 teacher. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa po ninyo sa aming buhay. Salamat sa pag-iingat po ninyo sa aming pamilya at aking kapwa-guro. Dalangin po namin na kami po ay pangunahan mo sa aming pumunting programa na State of the School Address na gagawin ng aming punong guro na si Binibining Rosalina Sonio at ang lahat na sa programang ito. Dalangin po namin na patuloy mo po kaming bigyan ng kagalakan at kalakasan sa buong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To give what will take place further, let us have Leonora L. Fernando, Master Teacher 2, for the welcome speech. To our EPS in Mathematics, Sir Marlon S. Marquez. To our Principal, Ma'am Rosalina R. Sonio. To our Barangay Captain, Federico Francisco. To our GPTA President, Lilibet Ocampo, and to my fellow teachers, a pleasant morning. I am very pleased to welcome you all in our State of the School Address, the SOSA. We are in an extraordinary time. We are in the midst of a global pandemic that has altered our basic daily lives. We all live in fear and uncertainties. Last year, our school abruptly ended. Our learners confused and we lost contact. The challenge that confronted looks formidable, but we are determined in our mission. We face the challenge, we plan, we act, and we believe in ourselves. Now the fruits of our efforts have come to reality. We have overcome fear. We have solved the mystery of uncertainties. The SOSA is a testament of our solid collaboration. Later, our principal will deliver the SOSA. So let us listen, learn,
and be inspired. Again, thank you and good day. For the inspirational messages, first we will have the education program supervisor in math and currently the officer in charge PSDS of Rodriguez sub office. Let us hear it from Dr. Marlon S. Marquez. Ang aking mahilig na pagbati sa lahat ng mga mag-aaral, mga guro, mga magulang, mga barangay officials, at mga tao na nasa paligid ng paaralan ng Manggahan Elementary School. Sa pamumuno ng punong guro, Binibining Rosalina Sonyo. Mula po sa opisina ng Public Schools District Supervisor, ang aking mainit na pagbati sa tagumpay ng paaralan upang ihatid ang kalidad ng edukasyon na inaasahan sa bawat isang mag-aaral. Ang State of the Schools Address ay isang paraan ng Department of Education upang makapagbigay o makapaghatid balita sa bawat isang stakeholder ng paaralan. Sapagkat tayo ay naniniwala na kayo, ang bawat isa sa inyo ngayon, ay nagiging kabahagi sa kung ano ang itatakbo ng paaralan. Sa pang-araw-araw ng operasyon ng paaralan, kayong mga magulang, kayong mga nasa barangay at within the community of Manggahan Elementary School, you'll always be a part of the day-to-day activities and operations of the school. It's what we call school-based management, that the community is always a part of the management every now and then. Sa paghatid ng kalidad na edukasyon na inaasahan sa bawat bata, ang aking pagbati sa inyong lahat, dahil very successful ang pagbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral ng Manggahan Elementary School. Ngunit, tayo ay nangangalahati pa lamang ng taon, natapos pa lamang ang second quarter. Ngayon ay sinisimulan natin ang third at fourth quarter. We've made it successfully happen during the first and second quarter. And we actually learned from our mistakes. We actually challenged to what was happening for the first and second quarter. And I do believe that the school learned enough from those challenges. And this will be able to transform into an addressing solutions to the existing challenges in school. Ang pagkatuto ng paaralan sa lahat ng mga nangyari ay magiging sanggalang upang mas mapabuti at mas maibigay pa ang sapat na edukasyon para sa lahat ng mga bata. Malayo na ang narating ng paaralan. At very successful kayo sa ginagawang ito. Nakikita ito ng opisina dito sa sub-office. Ngunit higit sa lahat, tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng third at fourth. Huwag nating kalilimutan ang paghahatid ng karunungan sa bawat isa. Maraming salamat po sa lahat ng mga magulang dahil minsan pa pinatunayan po ninyo ang pagkakaisa ng Manggahan Elementary School. Ipagpatuloy po ninyo ang pakikibahagi sa paaralan. For sure, ito ay magkakaroon ng magandang epekto sa inyong mga anak. Good luck everyone and congratulations, Manggahan Elementary School. From our barangay captain, Honorable Federico O. Francisco.
kaagapan ng ating punong barangay, kagalang-galang Federico O. Francisco, na ginatawan ng inyong kalihim sa ating pinagpipitagang punong guro ng paaralang elementaryo ng manggahan, ginang Rosalina Arsonio, mga guro at mga kawani nito, isang mapagpalang araw po. Sa gitna ng pandemya ng ating nararanasan, ako ay nagpapasalamat sa inyong lubos at auspusong paglilingkod sa bawat mag-aaral sa ating barangay. Sa inyong pagmulat sa isipan ng mag-aaral upang maisabuhay ang iniwang kataga na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero sa panahong ito, nakikita ko na ang mga guro ang siyang magiging tulay upang maisakatuparan ang layunin na sabing kataga. Na alam ko po sa panahong ito sa inyong dedikasyon at sipag ay hindi matatawaran o matutumbasan ng anumang kapalit dahil kayo ang tunay na kabayani sa panahon ng pandemya. Kaya ang dalangin ko ay isang patuloy na gabay at pag-iingat at biyaya ng Diyos ay laging sa inyo. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaguruan sa paaralan ng manggahan elementarya, sa patuloy na paglilingkod sa ating barangay at sa inang bayan. Mabuhay ang Rizal DepEd family. From the GPTA President, Mrs. Lilibeth O. Adriano. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bilang Pangulo ng Samahan ng Mga Guro at Mga Magulang, isang karangalan po ang makapagbigay ng mensaheng makapupukaw ng ating mga damdamin sa panahong gaya nito. Hindi biro at isang napakalaking hamon sa paaralan ang ating sitwasyon sa ngayon. Hindi lamang sa mga magulang, maging sa mga guro, sampu ng buong paaralan at kagawaran ng edukasyon, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, ay maituturing na isang pagsubok ang pagsasagawa at patuloy na pagsulong ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Pagsaludo po sa bawat kasapi ng komunidad na nakikibahagi upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa, higit sa lahat ng ating mga mag-aaral. At bilang Pangulo, maaasahan po ninyo ang aming pagmamalasakit kaisa ang mga kapwa ko magulang na makatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga mag-aaral. Manatiling ligtas po nawa ang bawat isa at maraming salamat po. And last but not the least, a message coming from the SPG President Cassie Alia R. Broquesa. Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Cassie Alia R. Broquesa na nasa ikalimang baitang. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang aking pag-aaral. Tinutulungan ako ng aking magulang at kinagabayan din ako ng aking guro. Pero mas maganda pa rin talaga ang pag-aaral natin sa ating paaralan. Dahil mas masaya at kasama ko ang mga kamag-aral ko dito. Kaya't hindi ko maiwasan ang maging malungkot at maghinayang. Subalit, marami pa rin tayong kailangang ipagpasalamat sa Panginoon. Katulad na lamang, naligtas tayo at kasama ang ating pamilya. Kahit palagi ko'y pagdarasal na sana ay mawala na ang COVID-19 sa buong mundo. Muli, maraming salamat po. This is an essential part where a certain institution is given the chance to present itself. Stand out and be recognized. For the statement of purpose, let us hear it from the MGSS Faculty Club President, Joseph T. Campolio. Good morning, everyone. Today, our school head, Ms. Rosalina Arsonio, will deliver her first State of the School address of Manggahan Elementary School. The SOSA is presented through the School Report Card or SRC. The SRC is one of the core components of the school-based management thrust by the Department of Education or DepEd. The SRC is prepared twice a year in a school year to further strengthen
the shared governance through the increased awareness and stronger participation of the community and other stakeholders in making the school a better place for learning. Let us all welcome our principal, Ms. Rosalina Arsonio, to deliver her first State of the School address. Let us give her a big round of applause. Sa aming mga stakeholders, sa ating punong barangay, kagalang-galang Federico Francisco, sa mga namumuno sa paaralan, sa Rodriguez Sub Office na pinangunahan po ng ating PSDS, Ginang Maria Cristina C. Camarse at Ginoo Federico B. Cabalang, sa aming pong pansangay na EPS sa Mathematics at kasalukuyan pong OIC PSDS ng ating Sub Office, Dr. Marlon Marquez, sa mga magulang, sa mga guro, sa mga non-teaching ng ating paaralan ng manggahan, at sa lahat ng mga mag-aaral, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ko po pasimulan ang aking report sa inyo, ay nais ko po munang pasalamatan ang mga taong nasa likod upang maihanda ang lahat ng kinakailangan sa gawain pong ito. Hindi ko na po sila isa-isahin pa. Lahat po sila ay nagtulong-tulong upang maitaguyod ang ating palatuntunan sa umagang ito. Tayo mga magulang ay na new normal na kung saan ang sitwasyon natin ay naganap na ang COVID-19 sa paligid. Pero hindi po ito hadlang upang maibigay at maisulong natin ang pag-aaral ng inyong mga anak. Hayaan niyo pong iulat ko sa inyo ang lahat ng mga naging programa at proyekto dito po sa ating paaralan. Sinakikita po natin, ito po ang sinatawag ang safety health protocols po ng ating paaralan kung saan upang makakaiwas po tayo o maiwasan po natin ang pagkaroon ng sakit. Nagparabas po tayo ng school memorandum na tungkol po sa pag-iingat o upang maiwasan po natin ang pagkakaroon po ng COVID-19. Nakasaad po dyan, step po natin, steps, use face mask and face shield before entering the school gate. Makikita po natin na meron po tayong tarpaulin na nakalagay po dyan po sa harapan. And then ang ating guardia po, lagi niya pong chine-check ang temperature. Meron po siyang ginagamit na thermogun para po makita kung kayo po ay, kung mataas po ang temperatura ay hindi maaaring pumasok. Dahil ito po ay baka may lagnat. Ayan po. And then, meron din po tayong tinatawag na health declaration form para po ito sa mga magulang or guardian na papasok po sa ating paaralan o kung sino pa man o ang ating panauhin. Meron din po tayong tinatawag na health declaration para po sa ating mga guro at mga non-teaching staff. Next po, nakikita po natin, doon po rin sa harapan ng ating paaralan at pagpasok sa mga opisina ay meron po tayong alcohol na nakahanda. Lagi po itong chine-check kung ito po ay may laman. Meron din po tayong washing hands o wash hands. May lagi pong liquid soap din po dyan sa ating wash area para po iyan sa lahat ng guro at bukod naman po ang para sa mga magulang. Meron din po tayong tinatawag na foot bath before entering the school premises. Sa gwardiya po, sa harapan, and then pagpasok po sa ating opisina, ay meron po tayong nakahandang foot bath. Nilalagyan po yan ng mga disinfectant upang maiwasan din po ang sakit ng COVID-19. Nakasaad din po sa ating school memorandum, huwag pong pupunta sa paaralan kapag vulnerable o yung tinatawag na madaling magkaroon ng COVID-19 at kung hindi po maganda ang pakiramdam. Yan. Alam po yan ng ating mga kaguruan at ito po ay pinapaalam din po sa mga magulang gamit ang kanilang GC. Nakikita po natin sa larawan na kapag kukuha ang mga magulang ng module, ay minimaintain po natin ang proper distancing. Umuwi po tayo sa enrollment by gender. Kung makikita po natin ng ating SED sa kasalukuyan, ay meron po, ito po ay school year 2020-2021. Sa ating graph po ay makikita, meron po tayong 17 SED, meron din po tayong 255 na kinder, 268 na grade 1, 255 na grade 2, 232 na grade 3, 178 na grade 4,
223 na grade 5 at 184 po na grade 6. Ayan po. So, meron po tayong male and female. Nakikita po natin sa graph, ang naka-pink po ay female at ang blue po ay male. The data show that there are 859 male and 754 female with a total of 613 enrolled in our school. Ibig sabihin po, kahit na po may pandemic po tayo ngayon, ay nagtumaas po ang ating enrollment. Hindi po natatakot ang ating mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak. Tingnan naman po natin ang health and nutritional status ng ating mga bata ngayong school year 2020-2021. Yan po. So, sa kinder po, makikita po natin yung severely wasted. Yung naka-red po ay severely wasted. At ang naka-blue po ay wasted. At ang green naman po ay lahat ng beneficiaries po natin. So, ang total po, ang ating severely wasted ay 99. Ang wasted naman po ay 151 at ating stunted, ibig sabihin po hindi po gaanong, kumbaga hindi po angkop ang kanilang ang tangkad o taas sa kanilang edad, 20 po. Sa kinder po, ang ating recipient ay 253. So ang total po lahat ng ating recipient po ng school-based feeding program ay 523. So kinder pupils has the highest feeding beneficiaries with a total of 253. So, pinakamarami po sa recipient natin ay ang kindergarten pupils. Pumunta naman po tayo sa learner's materials o yung tinatawag po nating modules. Yan, ito po ay para sa school year 2020-2021. So, sa English po, meron po tayong module o LMs na 194, sa Filipino, 180, sa Math, 180, sa Science, 194. Araling Panlipunan, 180. MAPE, 180. EPT, 180. At EST, 180. Yan po. So, ibig sabihin po, ayon po sa ating data o ang ating textbooks po, hindi sapat para sa ating mag-aaral. Kasi ang ating pong mag-aaral sa grade 6 ay 184. Pero ang textbooks po natin ay 180. Pero apat lang naman po ang kulang. Sa atin naman pong LMs, yan po, ang data po natin, Math, 264, EST, 264, AP, 264, MTB, 264. Sa Filipino, at meron pa po tayong Filipino, Music, Arts, PE, Health, EPP, Science, and English, and MAPE. Ayan po. So, ang ating data po, ipinapakita lang po nito na ang ating self-learning modules ay 1:1. Ibig sabihin po, lahat ng bata ay mayroong tig-isang module po sa grade 1. Punta naman po tayo dito sa LMs po ng, meron din po tayong Math, 232, sa Araling Panlipunan, 232, sa Filipino, 232, sa English, 232, at iba pa pong subject katulad ng ESP, MTB, Music Arts, PE, Health, and EPP. So, ang ating pong data sa grade 2 po, ibig sabihin, meron din po tayong 1:1. So, ibig sabihin, lahat po ng bawat bata ay may tig-iisang module po sa ikalawang baitang or sa grade 2. Punta po tayo sa ikatlong baitang. Sa Math po ay may 202, sa Filipino, 202, sa Science, 202, sa English, 202, ayan po. So, ibig sabihin po, the data shows that there is 1:1 ratio of the self-learning modules to every grade 3. Lahat po ng bata ay may tig-iisang module o SLM sa ikatlong baitang. Punta po tayo sa ika-apat na baitang. Alam po naman natin na meron po tayong tinatawag na 4:4. Bawat quarter po ay apat lang po na subject ang ating in-offer. E ang binabasa ko po sa inyo ay apat lang po subject. Sa grade 4 po, Math, 165. Filipino, 165. Science, 165. English, 165. So, ang ibig sabihin lang po niyan sa ating pong ika-apat na baitang, ay katulad po ng mga nabanggit ko, bawat isa ay mayroong module. Iisa po sila. Ngayon naman po, punta po tayo sa ikalimang baitang.
Ang math po ay 202, ang Filipino 202, ang science po 202, ang English ay 202. So, ibig sabihin po ng data, ang ating ratio po sa ng ating module sa ating ikalimang baitang ay 1:1 din, di ba? Mga magulang, napakaganda po na sila po ay mayroong tig-isang module. Puntahan, tumungo po tayo sa ika-anim na baitang. Ang math po ay 186, ang Filipino 186, ang science ay 186, ang English ay 186. So, tingnan po natin. So, ang ating data ay pinapakita din na meron din po silang 1:1 module sa ating pong ika-anim na baitang. Hindi po ba mga magulang, napakagandang pakinggan, na wala pong nagkukulang, hindi po tayo nagkukulang ng module sa ating mga estudyante o sa ating mga mag-aaral. Ito po ay pang second quarter sa kinder. Meron po tayong 253 na modules po sa ating second quarter. A data shows that the self-learning modules given by the division office are not enough to all the kinder pupils. So, the school printed additional modules. So, nakita po natin na may nakita po tayong kakulangan sa module ng ating kinder, pero hindi po nagpabaya ang ating paaralan. Agaran po na itiniprint po yan upang maging sapat po ang modules. Ito po ang lahat po ng subject. Second quarter self-learning modules in grade 1. Yan. Ito po na ngayon na lahat po ng modules natin sa grade 1. 269 sa math, EST ay 269, at lahat din po ng iba mga subject. Lahat po ay 269. Katulad ng MTV, Filipino, Music, Arts, PE, and Health. So, ito po ang ibig sabihin po nito, ang lahat po ng grade 1 ay may tig-iisang module sa second quarter. Yung una kong nabanggit po kanina ay first quarter. Ngayon po ay second quarter po. Ayan. Ito naman po ay ikalawang baitang. At kung makikita po natin, lahat po ay 258. So, ibig sabihin lang po, ang ating module po sa second quarter ay sapat. Or 1:1 din para sa kanilang lahat na ating mga bata sa ikalawang baitang. Next po, learner's materials po natin o LMs po natin para sa mga bata sa second quarter, ikatlong baitang. Kung makikita po natin, makikita po sa data na meron po itong lahat ng subject po ay 224. Ano po ang ibig sabihin nito? Yun, ipinapakita lamang po ng data na the modules given by the division office are not enough to all the grade 3 pupils. Medyo may konting kakulangan din po, kaya po ang ating paaralan ulit ay gumawa ng paraan at sa pamamagitan po ng ating pondo ay nag-print po agad tayo ng modules upang maging sapat. Sa LMs po ulit ng second quarter sa grade 4, makikita po natin na lahat ay 181, lahat po ng subject. So, sapat po ba ito? Ayan. So, the data shows that there is 1:1 ratio of the self-learning modules to every grade 4. Sapat po ang binigay ng ating division office para po sa ating mag-aaral sa ika-apat na baitang. Nakakatuwa po na ang ating po namang division office ay hindi nagpapabaya sa pagbibigay po ng tulong sa ating mga paaralan. Sinisecure po nila na lahat po ng bata. So, kung may kakulangan man po, ay nakikita naman po agad ito ng paaralan. Next po, sa ating po namang mga bata sa ikalimang baitang. Makikita po sa graph na lahat po ng subject ay 223. So, sapat po ba ito? Tingnan po natin. The data shows that the self-learning modules given by the division office are not enough to all the grade 5 pupils. Hindi rin po sapat, kaya po ulit, sa pamamagitan ng pondo ng ating paaralan, ay nag-print po ulit tayo. And then, sa grade 6 naman po, tingnan po natin na lahat po ng subject ay 187. Ito po ba ay sapat sa ating mga mag-aaral sa grade 6? Ayan. The data shows that there is a ratio of 1:1 of the self-learning modules to every grade 6 pupil. Ito po ay sapat sa ating lahat ng bata sa ika-anim na baitang. Tumungo naman po tayo sa lahat ng mga kagamitan na ginagamit po natin sa ating paaralan. Ito po ay malaki ang naitutulong sa atin sa paggawa po ng ating mga gawain. So, kung makikita po nito sa data po natin, meron po tayong ICT equipment
Meron po tayong LED TV, projector, DCP package, laptop, computer, at desktop computer. Ito po ang bilang po, alam niyo po mga magulang, na kung saan ang mga guro po ay nakakapagturo ng maayos sa pamamagitan ng gamit nilang TV. Meron po silang 32 LED TV. Meron po tayo ang ating parang po ay meron 4 na projector. Meron din po tayong DCP package na isa. Nasa computer room po natin ito. Meron po tayong 3 laptop na ginagamit po ng ating LIS coordinator, ICT coordinator, upang gampanan ang kanilang mga tungkulin at kung sino po ang nangangailangan ay maaari itong hiramin. And then meron din po tayong desktop computer na kung saan ito rin po ay ginagamit dito po sa ating paaralan. So, inuulit ko po, meron po tayong mga kagamitan para po sa mga gawain natin. So, ito po naman ang ating TV ay in good condition. Ibig sabihin, pag pumasok po ang inyong mga anak, kapag may face-to-face na, ay maaari po ulit nila itong gamitin. Sa isang projector natin na 4, meron pong isang kailangan po ng repair, pero ipapalitin po natin ito para magamit din. And then, yung ating DCP package ay good, in good condition po. Ang ating laptop ay 3, pero yung isa po ay nangangailangan din po ng repair. At ang ating desktop computer, sa 5 po, may isa pong kailangan ng repair. Siguro, kapag po ito ay bibigyan po natin ng pondo upang maipagawagin po natin upang maging sapat ang ating mga kagamitan. Ngayon naman po, syempre po, ang iahanda lang ba ng paaralan ay ang mga equipment? Siyempre po, bago po mag-umpisa ang pag-aaral itong new normal, ang ating mga kaguruan po ay inihanda rin natin. Kaya nagkaroon po sila. Ito po, sa makikita po ninyo sa data, meron po tayong teachers, professional development, further studies, postgraduate education, and po, yan. Makikita po with MA units, with masteral units po, sa ating out of 42 teachers, meron pong 27 na with masteral units. Ayan po. So, higit po sa kalahati sa ating mga kaguruan sa Manggahan, ay meron pong MA units or masteral. Meron po tayong MA graduate na isa, 2.4%. So, ang ating with MA units po ay 27 or 64.3%. With MA graduate, 2.4%. With PhD unit, nagdo-doctoral po with PhD units, 2.4%. And then, sa mga training naman po, ay hindi pa huli ang ating mga guro upang maging handa po sila sa hamon po ng ating panahon ngayon na pandemic. Sila po ay naghanda rin po. So, meron po tayong lock na inatinan ng ating mga kaguruan, ng ating mga kasamang guro, 135 locks. Ayan, ang daming lock session na po ang naganap. In-service training po ay 41, sa ating district po, 31, division level, 49, regional level, 28, national level, 13, and international training, ay meron pong 5 naka-attend. Ayan po. So all teachers in Manggahan attended the different trainings and seminars para po mas maging handa po sila sa hamon po ng ating edukasyon ngayong pandemic. So, ito po ang graph. Sources of school funding. Siyempre po, hindi po tatakbo ang isang institusyon kung wala pong pondo. So, tingnan po natin ang ating pondo ngayong school year 2020-2021. Ang ating pong canteen fund, dahil wala naman po mga bata, still, meron pa rin po tayong pondo na 31,000. Or 1.18% sa ating kabuuang pondo. Ang ating SEF budget po, meron din po tayong SEF budget o School Education Fund mula po sa munisipyo, ay 27.99% or 734,665. Meron din po tayong mga donors na palad po ang ating paaralan dahil hindi po tayo pinababayaan ng ating mga donors. Meron po sa ating nag-donate na ang kabuang amount po o bilang ay 695,088. Yan po or 26.48% po sa ating pondo. At of course po, ang pinakamalaking pondo po
ng ating paaralan na galing po sa DepEd ay ang ating tinatawag na MOOE. Ito po ay may kabuang bilang o may amounting to sa loob po ng isang taon, 1,164,000 or 44.35% po ng ating kabuuang pondo. Yan po ang diyan po nanggagaling ang pagpiprint natin ng module, pagbili ng bond papers, pagbili ng ink, pagbili ng alcohol, pagbili ng face mask, face shield. Ayan po, at konting improvement po sa ating paralan. So may pondo naman po tayo upang maisulong natin ang ating pag-aaral mga bata o mga mga magulang. So ayan po. Meron po tayong tatlong sources po, MOOE, SEF, and siyempre mga donors po natin. Yan. So, hindi lang po nailagay po dito, ang ating barangay din po, madalas din pong tumulong sa atin. Paano nakakatulong ang ating barangay sa manggahan? Sa pamamagitan po ng pagpapahiram nila ng kanilang mga sasakyan. Halimbawa po, kukunin po namin ang modules na dineliver galing sa division, dito po sa district office, agad-agad po namang pinapahiram po tayo ni Kapitan. Ayan po. At nag-donate din po ang ating barangay nung mag-umpisa po tayo ng ating pagpasok. Binili po natin yun ng envelope na pinaglalagan po ngayon ng mga bata ng kanilang mga modules sa grade 1. Ayan po. So, andyan lang po ang barangay katabi lang po ng ating paaralan, kaya madalas po namin silang nalalapitan, lalo na po sa paghiram ng sasakyan. Kaya po, maraming salamat po sa aming barangay captain, Federico Francisco. Next, siyempre po, may mga awards and recognition din po ang ating paaralan na natanggap. Ito po ay noong 2019-2020, na hindi pa po nagkaroon ng pandemic, may mga ginagana po mga contest and competition. Tingnan po natin kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral dito sa manggahan. Ayan. So, District Kids Camp 2019, tayo po ay second place. Yan, nakita po natin, may award po sila. Yan po ang ating apat na guro. And then, Metrobank MTAP Challenge Elimination Round. Nakapasok din po tayo sa elimination round ng MTAP. Tayo po ay top 20 sa grade 1 level. Yeah, thank you very much po sa ating mga nag-coach na mga guro. And then, sports dual meet or sa volleyball naman po, ayan, ang ganda ng kanilang uniform, green. So, second place po ang tanggap ng ating mga bata at syempre po, tuwang-tuwa ang mga guro at syempre ang school head. Next, Municipal MAPE Festival of Talent Quiz Bee. Tayo po ay naging second place sa grade 3 level. Ayan, galing ng mga bata. And then, 2019 District Science Quiz Bee, tayo po ay second place, grade 4 level. Ang nag-coach po sa kanila, si Ma'am Jenna Linguarino. Yan. Next po, 2019 District Science Quiz Bee, grade 5, third place. Yan. Andyan po si Ma'am Raquel na sumubaybay po sa ating bata upang manalo. Next, District Festival of Talent, first place. Very good po. Tayo ay first place level, grade 5 level. Ito po ay ginanap sa San Rafael at ang nag-coach po ay si Sir Ismael Basilio. Next, 2019 District Science Quiz B, grade 6 level, third place. Lahat po halos ng grade level ay meron pong panalo sa lahat halos ng competition na nagaganap. Meron din po, District Araling Panlipunan Festival of Talent Poster Making Contest, grade 6 level, first place. Ayan, ang galing. Ang galing na pong gumawa ng poster. Next, Municipal DRRM Olympics. Hindi lang po pang academic, pang DRRM pa. Grade 6 level, third place. Ayan, ito po ay ginanap sa Burgos Elementary School. At ang coach nila ay siyempre si Ma'am Jovelyn Galay. Next po, Municipal DRR Olympics Slogan Contest, grade 6 level, first place. Ayan, talaga pong magagaling ang ating mga bata sa manggahan. Next, 2019 Division Festival of Talent. So, sa division na po ito, ginanap sa Teresa. Nakikita po natin sa picture po na ang ating grade 6 po ay second place. Talagang pang hindi lang po pang district,
Inabot pa po natin ang pang division. Ginanap po sa Teresa at ang nag-coach po ay si Ma'am Jovelyn Galay. Love Abuse Prevention and Control Week 2019 poster making contest. First place, si Ma'am Jovelyn Galay po ang coach grade 6 level. Galing po. Ayan. So ito po naman, ang gagaling po ng mga bata. Siyempre po, ang mga bata ay hindi yan gagaling o hindi yan naging... Sa tulong din po iyan ng ating mga magulang at siyempre ng ating mga sa paggabay ng ating mga guro na masisipag. Dumako po tayo sa performance indicators. Tingnan po natin. Performance indicators or CRAF. Ito po ay sa access. Tingnan po natin, enrollment rate po natin. Noong 2018-2019, ay meron po tayong enrollment na 1,597. Noong 2019-2020, meron po tayong 1,597. Ngayon po, 2020-2021, 1,613. Kung nakikita po natin, mga kasama, mga magulang, mga guro, mga kasama kong guro, mga stakeholders, napakaganda po ng performance ng ating paaralan. Pataas po ang enrollment. Kahit po pandemic, tingnan nyo po, tumaas pa rin po ang ating enrollment despite of pandemic. Enrollment of Manggahan Elementary School increased 1% for the last 3 years. Nagtaas pa po tayo. Ito naman po ang ating dropout rate. Tingnan po natin. Noong 2018-2019, may enrollment po tayo dyan kanina. So, 5.28 ang ating dropout rate or 5.28%. Noong 2019-2020, ang ating pong dropout rate ay 1.66%. Nakita niyo po ang taas ng ibinaba ng dropout rate natin. Ibig sabihin na guide po ang mga bata na or nagbigyan po ng pansin ang ating mga kasamang guro ang mga bata sa pamamagitan ng pagmamonitor nila, pagbibisitan sa mga paaral sa kanilang mga bahay-bahay, kaya po naiwasan ang dropout ng mga bata. At ngayon po, 2020-2021, hoping po tayo, mga magulang, ito pong ipinapakiusap ko sa inyo, na sana po ay wag po nating i-drop o wag po nating pahintuin ang ating mga bata. Ito po, ginagawa po ng mga guro. Nakikita nyo naman po, lagi po pupunta sa inyong bahay-bahay upang kamustahin. Bukod pa po sa chat, sa text, sa call, sa video call, ay pupunta po sila upang wag po mag-drop. Sana po, tulungan nyo po kami, wag po mag-drop. Sayang po ang mga bata para itaguyod po matapos po na ng kanilang pag-aaral. So, in totality, ang dropout po natin ay nag-decrease ng 3.62%. Ayan, ang taas po ng ibinaba niya. And ngayon po, siguro, wala na po tayong dropout. Diba, mga magulang, tutulungan niyo po ang ating paaralan. Huwag niyo po pahintuin ang inyong mga anak. So, ito po ang mga ilan sa mga dahilan na sinasabi po sa amin kung bakit nag-drop ang kanilang mga anak. Ang ilan sa kanila ay had to take care of their siblings. Yung mga kapatid. Ayan, early marriage or napre-pregnant ako, wag naman po sana yan. And then, yung family problem, meron po naging naghiwalay ng mga magulang or nagkaroon ng problema ang isang pamilya. Ayan, so, yan po ang mga problema sa ating sa pag-drop ng mga bata. Sana po ay wag na po mangyari yan sa ating ngayong taon. So, it shows that main reason of dropping out is lack of interest and distraction. Kung makikita po natin dito sa graph, ang pinakamalaking data po, ang pinakamalaking reason po, o pinakamataas, ay ang lack of interest or distraction. Ano po ba mga parents, tulungan niyo po kami, sana po, bigyan niyo po kami ng mga bata, tulungan niyo po na malayo, na magkaroon po ng interest sa kanilang pag-aaral. Ayan po. Kayo din po, kasi nasa inyo po ang inyong mga anak, sana po lahat ay maging interesadong matuto. Kung ating mga guro ay ginagawa ang lahat, ganun din po ay kayo mga magulang. Kasi alam po natin na pareho po ang ating layunin, makatapos ang inyong mga anak. Ayan po. And next, tingnan po natin ang ating cohort survival rate. Yan, ito po ay sinimulan po natin ng 2013-2014 hanggang sa 2020-2021. Tingnan po nga natin. Okay.
So, 262 sa grade 1 ng 2013-2014, 262 po ang ating grade 1. Ang out of 262, ang nakatapos po sa grade 6 ay 256. Or ang cohort survival rate po natin ay 97.71. Noong 2014-2015, ang ating pong grade 1 ay 216. Noong 2019-2020, yung graduate po sa mga bata, mula nung sa kanilang sa school year 2014-2015, ang nakatapos po ng pag-aaral ay 202, na may percentage po na 93.52. Noong 2015-2016, ang ating pong enrollment sa grade 1 ay 225. Ayan po. Pero ang nakatapos po sa kanila, out of 225, ay 186 or 82.67%. Ayan po. So sana po yung mga grade 1 natin ngayon, pagdating po ng grade 6, sana po lahat sila ay huwag mabawasan. Sana po ay lahat magkaroon ng interest. Sana po lahat ay makatapos. Sana po, yan po ang ating destiny. So, there is a decrease in cohort survival rate of grade 6 pupils for the last 3 years. Nag-decrease po ang ating cohort survival rate. Next, dito naman po tayo sa CRA quality o sa performance indicators na quality. Ayan, ang completion rate po natin 2013-2014 sa grade 1 po 255, ngayon ang nakatapos po ay 250 2018-2019. So, meron po tayo 98.04%. Noong 2014-2015, ang grade 1 po natin ay 205. Pagdating po ng grade 6 nila, noong 2019-2020, ay 191. Na mayroon pong 93.17%. Ayan. So, sana po mga parents, inuulit ko po, tulungan niyo po. Magtulungan po tayo. Sana po yung grade 1 po natin ngayon, wag po mabawasan. Lahat po sila ay makatapos ng pag-aaral. So, ito ang meaning po. The completion rate has decreased 4.87% for the last 2 years. Kinumpare po naman ito natin sa loob ng 2 taon. Sana po lahat po ng mga bata, wag po mag-decrease, ay makatapos. Next, tingnan po natin. Ang mean percentage score po, 2018-2019 ay 77.83%, 2019-2020, 77.32%. So, wala pa po tayo ngayon. Kaso na po yan. So, ang mean percentage score po has decreased 0.51% from school year 2018-2020. Ito po yung ating MPS score or sa periodical test o sa quarterly test po nila. Ngayon po ay kinukuha po natin ang kanilang average po na range ng grades nila. Sana po ay mataas. At lahat po ay maging mataas ang marka. So, heto naman po ang governance. Performance indicator din po natin sa governance. School-based management o yung ating tinatawag na SDM assessment score. Ikinatutuwa ko po, ikinagagala ko pong ibalita sa inyo, mga stakeholders po, mga parents, mga teachers, mga bata, meron po tayong 1.51 level 2 maturing. Ang ating pong score ay 1.51, tayo po ay nasa maturing na. Yan, mataas na po ang ating level. In terms of SDM, yan, SDM level of Mangga Elementary School is still in level 2 maturing with assessment score of 1.51. So, na-maintain po natin ang ating marka last year po, ganun din po, maturing. This year, kahit sa pandemic po, ayan, nakikita po naman natin na hindi po tayo nagpapabaya. Tayo po ay nasa level 2 pa rin, 1.51. Ayan, sa child-friendly school kanina, nabanggit ko po, ito po yung result niya, CFSS or Child-Friendly School Survey, ang points po natin ay 30, which is outstanding. Ayan, outstanding po tayo sa Child-Friendly School Survey. So, ratio of learners to teachers. Ilang bata ba sa bawat isang guro? Ayan. Meron po tayong 38:1. Napaka-ideal na po nito. Ang bawat isang guro po natin ay mayroong 38 bata. Hindi po kagatulad ng dati na 40, 50, 55 ba nga, minsan 60. Sa mga relocation area, inaabot po ng 120. Pero wala na po ngayon ganun. Kasi po, talaga pong ginawa ng paraan ng ating DepEd na mabawasan po ang mga bata sa bawat
sa bawat klase. Nang sa ganoon ay higit na matutukan ng mga guro ang kanilang mga mag-aaral. Ayan, the ratio of learners to teacher is 38:1. O, tingnan man po natin ang ating mga kwarto. Sapat ba ito? So, sa bawat room po natin, meron po tayong 57:1. 57 na bata sa bawat isang room. Nakikita po natin na may bagong gawa po tayong building. Ayan po, kapag may face-to-face na po, ay alam ko po, nagamit na po ang ating building na yan. So, bago po yan, maganda po ang pag-aaral ng inyong mga anak. Yan. So, sa ating toilet naman, sa CR, siyempre, kailangan po ng CR ng bawat bata. Ilan naman po ang ratio niya? 83:1. Bawat building po ay may CR po yan na kung saan pwedeng gamitin ng ating mga mag-aaral bukod po ang CR or toilet ng mga lalaki at ng mga babae. Yan. So, sa mga upuan naman po, mapalad po tayo. We're very blessed na magkaroon po tayo ng 1:1. Lahat ng bata ay may tig-iisang upuan. Hindi na po mag-aagawan. Naranasan po natin sa ibang paaralan na talaga ang mga upuan ay hindi sumasapat. Pero ngayon po, nabibigyan na po yan, inaano na po yan. Ang DepEd po ulit ay ginaganap ang kanilang tungkulin upang mabigyan po tayo ng sapat na kagamitan para sa ating mga mag-aaral. So yan po, 1:1. Pumunta po tayo, dumako po tayo sa status of school projects natin. Meron po ba tayong mga proyekto sa ating paaralan? Tingnan po natin. Ito po ang ating AIP project or Annual Improvement Plan Projects. Ito po ay yearly po ay gumagawa po tayo ng mga proyekto. Tingnan po natin. So, meron po tayong tinatawag na Project Eradicate. Ano po bang i-eradicate natin? Ano ang objective nito? The objective of Project Eradicate is to decrease the dropout rate from 1.66 to 1.3% in year 2. Ayan, sana po sa year 2, 1.3 na lang ang target natin. Pero sana nga, mas mababa pa dyan ang ating dropout rate. Ano po? Sa tulong po ninyo yan, mga magulang. Ano po? So, Project Eradicate is ongoing project of Mangaan Elementary School. The time frame of said project is October 2020 to May 2021. Ayan, kasi na po yan po ang ginagawa natin. Na kung saan po, talaga pong pinupunta ng mga guru po. Mas risky nga po minsan ang lugar, talaga hindi po maawat ang mga kaguruan natin na bisitahin para wag lang po mag-drop ang mga bata. So, Access Project Team Lead, the Project Eradicate, and it was headed by Ma'am Edita R. Bonete. Yan. Next po, Project BRB4. Actually po, ang Project BRB4, ito po ang isinusulong na proyekto ng ating division, ng ating pansangay ng Rizal. Ito po ang kanilang flagship program, BRB4. Alam ko po, alam na alam niyo po itong mga parents kasi lahat, magkaroon po tayo ng orientation by grade level. Nakapasok nga po ako sa bawat link. Ayan, ano ba ang BRB4? Or Barangayan Bawat Bata Bumabasa? The objective of this project is to increase the level of literacy in English and Filipino in year 2. Pinakamara po natin ito na matanggal po yung mga, or ma-improve ang reading level ng ating mga bata, yung mga mahinang bumasa, yan. Our project BRB4 is ongoing project of Mangaan Elementary School. The time frame of the said project is October 2020 to May 2021 din. Quality project team lead, the project is headed by Ma'am Babylin M. Bernabe. Yan po. Siya po ang ating coordinator ng BRB4. Next, Project SAFE. Ano po ba ang Project SAFE? The objective of Project SAFE is to improve the school's perimeter fence from 6 feet to 10 feet in year 2. So, tataasan pa po natin yan. Yung ating pader sa likod. Nang sa ganoon, ay hindi po tayo mapasok ng mga taong mga sama ang layunin sa paaralan. Ito ay pinamumunuan po ni Ma'am Australiet M. Tablao. Next, meron din po tayong tinatawag na Project Clinica. From the word itself, alam niyo lang po kung ano ang Project Clinica. Yan. The objective of Project Clinica is to improve the space schools clinic from 10 square meter to 20 square meter in year 2. So, ini-improve pa po natin yan ngayon para po pag mayroon ng face-to-face
ay meron po magagamit ang ating mga bata kapag hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Meron po bed doon, meron po mga may medicine cabinet, at may iba pang mga pangangailangan po ng mga bata kapag hindi lang bata, ganoon din po ang ating teaching and non-teaching. Ito din po ay nag-umpisa noong October 2020 and ang layunin po nito hanggang May 2021. Si Ma'am Awi din po ang namumuno po dito. Then ito na po ulit ang ating funds or MOU utilization. Saan ba natin ginagamit ang ating MOE? Kanina nagsasabi ko na po sa inyo, yung printing of modules po natin. Marami po ang nabibili po natin bond paper sa paggawa ng mga teachers po ng weekly home learning plan, activity sheets, worksheets, at saka module po kapag kinukulang. Ayan po. So, pero tingnan po natin ito. Ayan, nakalagay po dyan. Kung makikita niyo po, halos lahat ng expenditures po natin ang napunta po sa bond paper and ink. Ayan, kasi modular po tayo. Lahat po tayo ay modular. Wala po sa atin na lahat po ng bata natin ay modular. Kaya po tayo ay puro modules po ang ginagamit. Ayan. So, MOE for the month of August to December 2020 was utilized to purchase bond papers for the production of modules and COVID response items to fight the COVID-19 virus. MOE budget was 97,000 pesos per month. Yan po natin kinukuha lahat ng gastusin ng paaralan halos dahil wala naman po tayong kantimpan ngayon. Lahat po ng pangailangan ng ating mga guro at ang ating mga bata. Yan po mga envelope na pinamigay po sa inyo, mga parents po natin, ano pa po. Yan. So, stakeholders accomplishment naman po. Dumako naman po tayo sa ating mga stakeholders. Ayan. Adapt a school program. Tingnan po natin. So, ito po. From 2019, recorded po yan ang ating masipag na adapt a school coordinator, Ma'am Badet. Ayan. 2019 pa po ang kanyang report. Makikita po natin may nag-cash donate. Meron pang nag-cash donation pa siya. 3,100, paintbrush, lahat po ng mga pangilangan, no? Pencils, erasers, ruler, from June po, kasi dati ay June ang ating pasukan. Ayan, August 2019. Ayan po, trash cans, boxes floor wax, bottles of dishwashing, pairs of slippers para sa mga bata, notebooks, bukod pa po sa binibigay po ng ating nalawigan ng Rizal. Alam na alam po ng lahat yan. Ayan, pero mamaya makikita rin po natin yan. Ayan, November naman, may plywood. Aba, mayroon pa po TV, stand fan, wall fan, sticker. Napakababait naman po ng ating mga stakeholder. Ayan, mga parents din po itong mga stakeholder po natin. Nagkaloob po sila ng tulong upang higit na ma-improve po o upang magkaroon po tayo ng quality education. Ayan. Ito na po, January 2020, mga canned goods, coffee. Ito na po, nagtumutulong na po tayo sa mga bata natin na biktima ng taal. Ayan, hindi naman po nagpabaya ang ating mga stakeholders. Amounting to 15,000 po. Ang donor po natin, parents, teachers of Manggahan Elementary School. Nagtulungan po ang ating kasamang guro at ang ating mga magulang. February 2020, nagbigay po ang ating Mayor Tom Hernandez, 20 pieces wall fan, amounting to 26,000 po. Nagkakahalaga ng 26,000. Tatlong printer, itong television set, 20 pieces ceiling fan. Yan. Lahat po ng paaralan ito, alam ko, yung dati po ako sa isang paaralan ay nagkaroon din po nito, pinakabit po agad namin. March 20, dalawang cabinet, tatlong trash can, isang cabinet pa po. Ayan, recorded po natin yung lahat. Ayan, kung makikita po. Dito sa bandang dulo, nakikita niyo po natin na almost ang binibigay po natin stakeholder ay puro bond paper. Kasi talagang puro bond paper po ang ating pangailangan ngayon. Thank you po. Malaki po ang aming pasasalamat sa ating mga stakeholders. Ayan. Ngayon pong 80 na notebooks, 80 na pad paper. Ito ay binigay sa sped class kay Ma'am Sel. Amounting to 486. September naman po, ayan, bond paper po ulit. Next, October, ayan po, puro bond paper. And then, January 2021, ang ating po Mayor Tom ulit,
ang LGU ay namigay ng 230 pieces na radio. Ayan, amounting to 92,000. Saan po yung ibinigay sa mga bata po natin sa kindergarten? Ayan. And then, sa February 2021, ang ating pong division office, marami pong ibinigay ang ating division office. 42 pocket wifi para sa mga teachers, amounting to 37,800. At 42 pieces lapel, para rin po sa ating mga guro, 50,400. Okay. Yan, bang paper po ulit. Marami pa po, hindi lang po iyan ang ibinigay ng ating division office, pero hindi na po nailagay ni Ma'am Balik siguro dahil mahaba na po. Marami pa pong ibinigay, mga bond paper din po, alcohol, mga upuan po, para sa mga bata din po, toothpaste and toothbrush, may kasama po sabon. Ayan po, marami pong ibinigay ang ating division office. Talaga pong hindi po tayo pinapabayaan. Yan, most of the learners' materials are donated by LGU, NGO, and private stakeholders. And of course, ang ating division office, headed by our division superintendent, Ma'am Cherilu Repia. Yan. So, ito naman po ang ating non-SIP projects. Yan. Ano po ba ang ating non-SIP projects? Katulad po ng WINS or Wash in School. Ano po yung mga yan? Yan yung water access. May mga ano po tayo dyan na lababo po tayo dyan na kung saan na pinalalagyan po natin ng liquid soap para kapag kailangan maghugas ng kamay, dapat po kapag pumasok na po ang mga bata bago sila pumasok ng kanilang rooms, ay maghuhugas po sila ng kamay. Kaya i-improve pa po natin yan ang ating wash in school. Yan po ang mga lababo sa mga bawat building po ng ating paaralan na kung saan ang mga bata ay malaya makapaghugas ng kamay kapag may face-to-face na po. Palalagyan din po yata natin ng liquid soap. Wala lang po nakalagay ng liquid soap kasi wala naman po mga bata. Ang ating liquid soap ay nandun ngayon sa mga sa labas lang, yung sa mga lababo sa labas kasi ginagamit ng mga guro. Ayan. Meron din po silang health education hygiene kagaya na toothbrushing. Kaya po namigay ang ating division office na or ang ating DepEd ng toothbrush, sabon sa mga bata. Yan po. Tinuturuan po natin silang maghugas, tamang paghuhugas ng kamay, at tamang pagsisipilyo. Yan po. Dito rin po sa ating covered court, ay hindi po natin nabanggit, nakaayos lang po ito ng ating pamalaang, ng ating panlalawigan, pamahalaang panlalawigan sa panguna po ng ating Governor Mini Inares. Kaayos lang po yan, napakaganda. Thank you po, Ma'am Mini, Bob Mini. Yan po. At uniform din po, namigay din po sila ng mga bags. Yan, ang ating provincial government. Maraming maraming salamat po. So, nakalagay po dyan bago pumasok sa ating covered court, no face mask, no face shield. Yan. Sa deworming naman po, ito yung 2019-2020 parents orientation deworming. Wala na, hindi na po tayo nakakapag-orient ng face-to-face ngayon. Ang ating orientation ngayon ay puro virtual. Ayan. Ito yung round 1. Yan po yung mga bata na deworm na by grade level. Ayan. So, meron din pong round 2. Ayan. And then, ito po ang nutritional status 2019-2021 by grade level. Yan. Ito din po ang ating school-based recipient program o school-based feeding program. Ito po ang mga recipient. Sa kinder po nga, pinakamalaki, 253. Sa grade 1 ay 36. Grade 2 ay 29. Grade 3 ay 52. Grade 4 ay 52. Grade 5 ay 65. Grade 6 ay 16. Spread ay 20. With a total of 523. Malapit na po magsimula yan, dear parents. Kaya po, maghanda na po tayo. Ipapaalam po yan ng inyong mga advisors kung kailan magsisimula. Malapit na po yan. Yan. Ito po yung sa milk. Magbibigay po tayo ng milk. Nakapila po ang mga parents with face mask. Yun po naminigay naman with face mask din. Yan, kompleto po sila para po maiwasan po natin ang pagkakasakit. Yan. Dumako po tayo sa pamimigay ng ating module na kung saan lagi po natin name na binibigay ng tuon, lagi o palagi. Sa pamimigay po, ito po, mayroon tayong natawag na LR School Community Partnership or LR Kiosk.
Ito po ang mga kiosk. Noong October po, may mga kiosk po tayo sa iba't ibang lugar po ng ating sa Barangay Manggahan po. Ayan. Ayan po. Meron din po tayong tinatawag na Gabay Aral Tutors na kung saan tumutulong po sila sa pagpapabasa o sa pag-i-implement ng BRD4. Ayan. Meron din po tayong Parent Leaders o tinatawag natin LR Pasabay. Yung mga parents po na yan, parents from grade 1, kinder, kasi sila po ang pinakamadami at ano, ang ginagawa po, bawat isang magulang o bawat by grade level, meron po silang nakatakdang parent leader. A kung saan yung parent leader na ang pupunta sa paaralan upang kumuha ng modules. And then sa kanya na lang po kukunin ng mga iba pang magulang yung mga modules. Nang sa ganoon, may iwasan po natin ang crowded, ang pagka-crowd sa ating paaralan. So halimbawa, kung lahat ng parent leader halimbawa ay 50, hindi ilang modules na po ang makukuha nila kung bawat isa ay 10 or 20 ang kukuha nila. At yung po mga kapitbahay nila, sa kanila na lang po kumukuha. Yan po yung LR kasabay. So, non-SIP projects are successfully supported by the teachers, parents, LGUs, NGOs, and private stakeholders with the leadership of our school heads. Siyempre, hindi po natin pababayaan yan. Katulong ko po, katuwang po natin ang lahat ang sangay ng ating pamahalaan. Mula po sa provincial, down sa municipal, down sa barangay, and sa ating mga kaguruan, and of course, ang inyong lingkod, ay nagtutulungan upang maitaguyod po ang pag-aaral ng inyong mga anak. Ayan. So, ito lang, dito lang po, mga stakeholders, parents, mga kasamang guro, maraming maraming salamat po. At muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Closing remarks will be delivered by Raquel T. Nate, Grade 5 teacher. To our EPS in Mathematics, Sir Marlon Marquez. To our Principal, Ma'am Rosalina Arsonio. To our GPTA President, Ms. Lily Beth Adriano. Fellow teachers, guests, and parents, good morning. Our State of School Address is a success. Let us now move forward to greater achievements. We are proud of our school MGES. Our best practices will produce the builders of our nation in the future. We can do this with the help, cooperation, and continued support of our partners in education, the LGUs, NGOs, GPTA, and parents, under the leadership of our school principal. We can do more and achieve more for the benefit of the school and our pupils in the next school years. Thank you and God bless us. Nothing worth having comes easy, and I quote, success is never easy. We need to find ways to grow. Setting a clear idea of what we need to accomplish to improve our performance matters. Value those who commit and contribute. Vision a long-term plan and a lifelong commitment, as learning is endless. And with that, this is your Master of Ceremonies, Australia Milies Cablau, wishing everyone to be safe and well. Thank you.